Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nitong buwan ng Agosto, na-rescue ng mga patrollers ang oso na tila ba ay lumilipad ang utak at wala sa sarili. Dito nila napag-alaman na ang oso na to ay nasobraan sa pagkain ng mud honey, isang uri ng honey o pulot na may mataas na kemikal ng cyanotoxin. Ito ay isang uri ng kemikal na nakakahay at para ka daw nakadroga kung masasobrahan ka nito. Sobra akong natuwa sa aking nalaman na posible pala itong mangyari sa oso. Kaya naman naisip ko na for today's video, tatalakayin natin ang mga bagay na ngayon mo lang malalaman tungkol sa mga oso. Gaya ng ligtas nga ba silang alagaan? At gaano ba silang kadelikado sa tao? Umpisahan natin ang kwentuhan sa mga oso na parang tao kung maglakad. Paano kaya kung may makasalubong kang oso na ganito maglakad? Matatakot ka kaya? Kung ang iba ang tatanungin, makikitan sila sa mga oso na parang cartoon characters kung kumilos. Ang kulang na lang ay sombrero at kurbata at ang tawag na sa kanya ay si Yogi Bear. Napipilitang tumayo ang mga oso upang obserbahan kung may pagkain ba sa paligid na karaniwang hindi nila makikita kung hindi sila tatayo. Ang tawag dito ay facultative bipedal dahil bihira lang mga oso na tumayo gamit ang dalawang paa. Medyo creepy ang kanilang itsura kapag nakatayo. Kaya posible ba na ang suspect sa Bigfoot sighting ay isa lang palang oso na nakatayo? What? Kung sa umpisa pa lang ay nag-i-enjoy ka na sa ating kwentuhan, dapat ay pindutin mo ang like button at mag-subscribe ka na din sa FTP channel. Maraming salamat! Mabangis na hayop ang mga oso. Ngunit ang hindi mo alam, matalino din itong hayop. In fact, madalas itrain sa mga circus ang oso dahil sa bilis nitong matuto ng tricks. Nariyan ang palakarin sila ng nakatiwarik. Pwede rin silang turuan na gumamit ng bisikleta. Sisiw lang din sa kanila ang tumawid sa lubid sa taas ng 10 metro. Halos lahat ng tricks ay kayang matutunan ng oso, kaya mga manunood, aliw na aliw sa mga oso. Pero, kung ang mga animal rights activist ang tatanungin, hindi makatarungan sa panig ng mga oso ang gamitin silang kasangkapan bilang entertainment. Ang mga oso kasi ay wild animals at sa gubat o sa kubundukan sila nararapat na mamuhay at hindi sa peryahan. Madalas din sa mga oso ay sinasaktan at minamaltrato ng mga trainer sa tuwing ayaw nitong sumunod sa ipinag-uutos. Kung ikaw ang tatanungin, okay lang ba na gamitin sa circus ang mga oso o dapat ay hinahayaan lang silang mamuhay sa gubat? Let me know in the comment section para malaman namin ang inyong opinion. Kahit napaka-cute ng mga oso, huwag mong kakalimutan na isa ito sa pinakadelikadong hayop sa mundo. Yan ang napatunayan ng mga college student na to sa Wyoming, USA matapos silang atakihin ng oso habang nag-hiking sa bundok. Pinakanapuruhan ang 20-year-old na si Kendall Cummings at ito ang kanyang storya. Like almost immediately after he said it, jumped out of the bushes, got right on top of him. My heart kind of sunk when it looked at me and I took a few steps back and then it took one great big step towards me and knocked me on the ground and then pushed me up against the trees and started chewing on me. That's when he started to get my head and my face. Mabuti na lang at hindi siya nilubayan ng kanyang mga kaibigan at binugaw nila palayo ang oso. Pagdating sa ospital, dito tinahi ang mga sugat na natamo ni Kendall at saka ginamot ang mga nabali niyang buto sa braso. Sa ngayon, isa siyang buhay na patunay na hindi biro ang maatake ng oso. Dito naman sa Japan, nag-viral ang post ng lalaking hiker na maatake siya ng itim na oso habang umaakyat ng bundok. Agad niyang itinulak pababa ang oso, ngunit hindi dito natapos ang kanyang kalbaryo. Gamit ang kanyang lakas, lumaban siya sa oso hanggang tuluyan na siyang lubayan nito. Upang maging ligtas, ang mga tao sa Amerika ay gumagamit ng produkto na tinatawag na bear spray.
Ang bawat bote nito ay may laman na likido na sa tuwing tumatama sa mata ng oso, nasasaktan sila kaya napipilitan silang tumakbo palayo. Maganda itong produkto lalo na kung maraming oso sa lugar na pupuntahan nyo. Kahit mukhang nakakatakot ang mga oso, mahirap paniwalaan na may mga tao na pinipiling alagaan ang oso at kasama pa nila ito sa loob ng bahay. Gaya ng mag-asawa na sina Svetlana at Yuri Pantelenko at ang alaga nila na si Stephen, isang 23-year-old na brown bear. Inampun nila ang oso na si Stephen nang ito ay 3 buwan taong gulang pa lang. Pagkalipas ng maraming taon, si Stephen ay lumaki ng husto at may timbang na 250 kilos. Kahit mapanganib ang mag-alaga ng oso, hindi ito naging hadlang para itigil nila ang pag-aalaga kay Stephen na itinuring na nila bilang tunay na anak. Ayon sa mag-asawa, kakaiba sa lahat ang oso na si Stephen dahil sa mapagmahal nitong ugali na daig pa ang aso. Na-imagine ko tuloy na kung meron kang alagang oso sa inyong bahay, siguradong walang magnanakaw ang magtatangkang pumasok sa inyong bahay. Kahit mga nakakaaliw ang mga oso, nakakalungkot isipin na maraming hunter ang tahasang tumutugi sa mga hayop na to. Madalas sa kanila ay pinapatay upang gawing kasangkapan sa bahay o di kaya ay palamuti na sa tingin ko ay hindi makatarungan sa panig ng mga oso. Sa Amerika, ginaganap ang open season tuwing buwan ng Nobyembre at Disyembre kung saan pinahihintulutan ng gobyerno ang mga hunter na bumaril at pumatay ng mga wild animals sa gubat. Ang ilan sa kanilang napapaslang ay kinukunan ng picture bilang tanda kung gaano sila kahusay na hunter. Ang iba naman ay hinuhuli upang ibenta bilang exotic pet. Dahil dyan, maraming species ng bear ang considered bilang endangered species o yung nanganganib ng maubos. Ang pamilya ng oso ay binubuo ng 8 species na makikita sa South America, North America, Europe at Asia. Ang pinakapaborito ko sa lahat ay ang giant panda na makikita lamang sa gitnang bahagi ng China. Next ay ang spectacle bear na makikita sa kabundukan ng Andes sa South America. Mayroon ding sloth bear na matatagpuan sa India, Sri Lanka at Nepal. Handiyan din ang sun bear na nakalat sa buong South at Southeast Asia mula India hanggang Borneo at Sumatra. Meron pang ang Asiatic black bear na makikita mula sa bansang Iran hanggang Himalayas at Southeast Asia na aabot pa sa Japan. Siyempre, handiyan ang mga American black bear na makikita sa buong North America mula Alaska hanggang Mexico. Sa lahat ng oso, ang mga brown bear ang pinakanagkalat sa buong kontinente magmula Europa hanggang Asia pati na rin sa North America. Samantala ang polar bear naman ay makikita sa Alaska, Canada, Northern Europe at Russia. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating episode? Aling bear species ang pinakanagustuhan mo? Yung oso na marunong magbisikleta o yung oso na magaling magtrumpet? Kung nagustuhan mo ang mga oso, tsak nakikilabutan ka naman sa ating susunod na bida. Ito yung uri ng hayop na masarap ilagay sa plato, ngunit delikado naman kung inyong makaka face to face. Simulan natin ang kwentuhan sa higanteng isda. Ang mga pating ang isa sa pinakakinatatakutang hayop at ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit takot ako lumangoy sa dagat. Kada taon, may 7 katao ang namamatay sa buong mundo dahil sa atake ng pating. Pero alam mo ba na merong hayop na mukhang maamo, ngunit mas delikado pa pala sa pating? Ang hayop na tinutukoy ko ay ang mga baka. Kada taon, may 50 katao ang namamatay dahil sa atake nito. Mas marami pa yon kung ikukumpara sa atake ng pating. Dahil dyan, masasabi natin na ang baka ang isa sa pinakadelikadong hayop sa mundo. Kaya naman for today's episode, aalamin natin kung gaano kalakas ang mga baka, paano mo may iwasan ang atake nito, at bakit mas dapat mong katakutan ang karne ng baka. Simulan natin ang kwentuhan sa pinakamalaking baka. Alam mo ba na ang mga baka ay kayang tumimbang ng 1.5 tonelada? Kahit din itong tumangkad na aabot sa 6 na talampakan. Sa sobrang laki, para na silang dinosaur.
dahil sa higanteng katawan ng mga baka, hindi na nakapagtataka kung para itong halimaw sa tuwing nagagalit. Kung gaano kabigat ang mga baka, ganun din kabigat ang kain nilang buhatin. Ito ang kamalas-malasang sinapit ng lalaki na to matapos siyang masagasaan ng humaharurot na baka. Himalang nakaligtas ang lalaki sa kanyang sinapit. Sa pahabaan naman ng sungay, maraming klase ng baka ang may maipagmamalaki. Ito yung mga baka na tinalo pa ang halimaw sa haba ng sungay. Dahil sa kanilang mahabang sungay, nagagawa nila ang magwala na parang isang tunay na demonyo. Kapag nasuwag ka nito, siguradong tatalsik ka sa lakas. Ito ang dinanas ng lalaki na to matapos siyang targetin ng galit na baka. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya sumakay na lang siya sa ulo nito. Kung gusto mong malaman kung gaano ba katindi ang puwersa ng kanilang sungay, ang video na to ang magpapatunay. Nakatakas ang toro na to sa kanyang hawla at ang una niyang inatake, isang 4x4 na sasakyan. Dito mo makikita na maski ang kotse ay mawawarak sa lakas ng baka. Kung pagdating naman sa pabilisan, hindi magpapahuli ang mga baka. Ang mga tao ay may bilis na 6 miles per hour, samantala ang mga baka ay kayang umabot sa bilis na 11 miles per hour. Halos 2 beses na mas mabilis ang baka kaysa sa tao. Kaya naman huwag na huwag mong hahamunin ng karera ang baka dahil tiyak na hindi ka mananalo. Ngayong nakita mo kung gaano kabilis tumakbo ang mga baka, hindi nakapagtataka na malakas din itong manipa. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, mas malakas pang manipa ang mga baka kaysa sa kabayo. Masamang biro ang sumakay sa likod ng baka dahil hindi mo alam kung gaano ito kadelikado. Kapag nanggigil ang mga baka, kaya nilang ipatikim sa'yo ang flying kick. Hindi ko inakala na kaya nilang sumipa ng ganito kataas. Oo nga pala, kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat. Eto pa, kahit nasa mataas na pwesto ka, kaya kang abutin ng baka. Napakabigat ng kanilang katawan, ngunit kaya nitong tumalon sa taas na 5 talampakan. Pwede mo nga itong sakyan na parang kabayo. Lumalabas ang pagiging agresibo ng baka sa tuwing inaakala nila na sasaktan sila ng tao sa paligid. Nakaprogram sa DNA ng mga baka ang lumaban sa anumang panganib dahil noon pa man ay target na sila ng mababangis na predator. Mas lalo pang nagiging agresibo ang mga baka sa tuwing pinagtatanggol nila ang kanilang anak. Ang mga bagong silang na baka ay hindi pumapayag na basta mo na lang nahahawakan ang kanilang anak dahil siguradong aawain ka nito. Dito sa bansang India, pinakamadalas na itatala ang pag-atake ng baka sa tao. Ang mga baka kasi rito ay nagkalat sa kalsada at parang ordinaryong hayop na nakikisalamuha sa mga tao. Alam mo ba na 80% ng mga tao sa India ay namamanata sa relihiyon ng Hinduismo, kaya para sa kanila, banal na hayop ang mga baka. Itinuturo kasi sa Hinduismo na ang mga baka ay manifestasyon ng kanilang Diyos na si Surabi. Dahil sa kanilang relihiyon, malayang nakakapaglakad-lakad ang mga baka sa kalsada at walang paki ang mga tao sa kanila. Ayon sa huling datos, may 5 milyong baka ang nagpapagala-gala sa India at walang nagmamay-ari sa mga baka na to. Yun nga lang, dahil sa napapadalas na interaksyon ng tao at baka, hindi maiiwasan ang aksidente sa kalsada. Dito naman sa Spain, ginaganap ang taunang bullfighting festival. Noong taong 2013, naganap ang isa sa pinakahindi inaasahang pangyayari. Ang toro, biglang tumalon papasok sa pwesto ng mga manunood. Nagpanik ang lahat ng mga tao dahil sa takot na baka masuwag sila ng toro. Buti na lang at may isang lalaki ang naglakas loob upang hilain ang buntot ng toro para pigilan ito sa pag-atake. Pero merong isang naghagis ng tela sa ulo ng baka na nagpalala sa sitwasyon.
Nawalan kasi ng balanse ang baka at nahulog ito sa mga tao. Kaya ang iba, naipit ng kalahating tonelada na baka. Buti na lang at sa tulong ng mga otoridad, naturukan ang pampakalma ang baka, kaya naligtas sa mga taong naipit. Para makaiwas sa atake ng baka, ano ang mga dapat mong gawin? Iwasan ang lumapit sa baka habang kasama mo ang iyong aso. Ang mga aso kasi ay kamukha ng wolf kaya mabilis matakot ang mga baka. Pangalawa, iwasan ang lumapit sa baka na bagong panganak. Gaya ng mga tao, likas sa mga baka ang protektahan ng kanilang anak kaya aatakihin ito ang sino man na sa tingin niya ay panganib sa kanyang anak. Pangatlo, maging kalmado sa tuwing lumalapit ka sa baka. Lumalabas kasi ang pagiging agresibo ng mga baka sa tuwing natatakot sila sa tao na may kakaibang ikinikilos. Kung gusto mong takutin ang baka, sumayaw ka ng ganito. Kung magkataon na hinabol ka ng baka, tumakbo ka sa direksyon ng pa-zigzag. Mahihirapan kasi ang baka na sundan ka, lalo na kung paiba-iba ang direksyon ng iyong takbo. Kahit mukhang nakakatakot ang maatake ng baka, alam mo ba na mas marami ang napapahamak ng mga patay na baka kaysa sa buhay? Milyong-milyong tao ang sinusugod sa ospital dala ng komplikasyon sa palagiang pagkain ng karne ng baka. Kapag kumain ka ng karne ng baka, tumataas ang kolesterol sa iyong dugo. Ang mataas na kolesterol ay nagdudulot ng high blood pressure na maaaring magsanhi ng atake sa puso at magpalala sa iyong diabetes. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na ang karne ng baka ay hitik sa carcinogen, isang chemical substance na maaaring magdulot ng cancer sa mga tao. Kaya the next time nakakain ka ng makatas at ubod na sarap ng steak, isipin mo muna na dapat kang magdahan-dahan para sa iyong kalusugan. Ang mga baka ay isa sa pambihirang hayop na nilikha ng Diyos, kaya sana ay hindi natin abusuhin ang paggamit sa kanila. Palaging tandaan na ang mga baka ay meron ding damdamin gaya nating mga tao, kaya nararapat lang na irespeto rin natin ang kanilang buhay. Sa ganung paraan, mabubuhay tayo ng payak at walang sakitan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Russia Empire, Jared Blanco, Haley KF6, Prince Jairus Catalan, Siron John Servania, Carla Rain M. Parungaw, at kay Chedisaurus Rex. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!